Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's pag-usapan po natin itong nasa ating screen. Yan mga kababayan. Lakihan na natin para makita ninyo. Ayan po. Diyan po sa ating screen makikita natin itong noontime TV ratings noong araw ng puso, araw ng mga puso, February 14, 2024, Valentine's Day. Ito po ay base sa Nielsen Philippines Noontime People Ratings. At noong araw po ng mga puso, noong Valentine's Day, ang nanalo po ay ang It's Showtime, na mayroong 4.5% audience share. Sumunod po ang It Bulaga na may 3.9% audience share. At ang Kulelat po ay itong Tahanan Pinakamasaya na mayroong 3.1%. At ito, basahin natin yung caption ng Lion Here TV. It's Showtime continues to challenge TBJ's It Bulaga noontime leadership as it scored another victory with a sizable lead. Sizable lead mga kababayan, kasi yung 0.6%, malaki na po yan eh. Malaki na po yan, 0.6%. So, medyo malaki ngayon kasi nung mga unang ibang araw na naungusan ng It's Showtime itong It Bulaga, maliit lang eh. 0.1% nga lang yung iba eh. So ngayon medyo lumaki, 0.6%. Dito nga sa ratings game, on Valentine's Day, February 14, Nielsen Philippines Data Show. So, February 14. Yung mga Dabar Cards, noong araw ng mga puso, ay hindi po nanood ng It Bulaga. Saan kayo nagpunta? Okay, mga Dabar Cards, tanong ko lang. Noong araw ng mga puso, Valentine's Day, alas 12 hanggang alas 2:30 ng tanghali, nasaan kayo? Bakit hindi kayo nanood ng It Bulaga? Ayan, sinasabi sa inyo. Eto mga Dabar Cards natin. Umalis ang kayo pumunta. Siguro nakipag-date. Malamang nakipag-date itong ating mga legit Dabar Cards noong araw ng mga puso. At nung ito namang mga taga-subaybay ng It's Showtime, itong madlang people, talagang tumutok po sa It's Showtime. Tumutok po sila sa It's Showtime. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi merong segment dyan po sa It's Showtime na talagang connected sa araw ng mga puso. Connected sa Valentine's Day. Merong ganun eh, di ba? Ayun nga yung hindi ko lang alam kung ano yung title ng segment. Paki-comment nyo nga po mga kababayan kung ano yung segment na yon na talagang kinababaliwa ng mga millennials. Kaya nga lately mga kababayan, tumataas yung ratings ng It's Showtime dahil dito sa segment na ito. Marami po nakaka-relate. Sabi nga ni si Madam Chair Lala Soto ng NPRCB. Di ba? Nabasa ko yun eh. Sabi niya, nalilibang siya dun sa bagong segment ng It's Showtime. Na kung saan, ang topic dun, pag-ibig eh. Kapag pag-ibig talaga ang pinaka-team nung isang segment, talaga namang sinusundan niya ng mga Pilipino. Kasi likas sa mga Pilipino ang mapagmahal. Diba? Tapos yun, pinag-uusapan nila yung tungkol sa pag-ibig, ano yung mga millennials, ano yung mga bagay-bagay na nangyari sa kanila. Maganda yung segment ng It's Showtime. Kaya ako hindi ako nagtataka na medyo lumayo ang ratings ng It's Showtime sa It Bulaga nung February 14 araw ng mga puso. Yung mga Dabar Cards na masyal kung saan-saan. Meron namang TV dun sa, bakit hindi kayo nanood? Anong ginawa ninyo? Tapos yung mga taga-subayban ng It's Showtime, nakatutok doon kasi nga relatable yung pinanood nila doon sa araw ng mga puso. Relatable dun sa Valentine's Day, yung segment na yan. Kaya ako hindi ako nagtataka na lumamang itong It's Showtime dito sa It Bulaga ng Valentine's Day. So congratulations sa It's Showtime.
alam mo naman kami mga Dabar Cads, bagamat syempre gusto namin manalo Itbulaga, wala tayong magagawa. Ganyan talaga ratings. Minsan panalo, minsan talo. Hindi katulad ng iba, kahit talo na, pinipilit pa rin panalo. Kahit talong-talo na sa rating, sasabihin pa rin, panalo sila. Naglalabas ng kantarantaduhan. Di ba? Tapos, sa online news, kitang-kita mo naman, kung tinanonon, sasabihin nila, number one sila. Hindi katulad ng mga, ito ah, medyo ano, okay din para sa akin yung mga ilang mga kapamilya channels sa Facebook. Sa Facebook. Kasi, ang nare-report lang nila yung totoo. Diba? Dapat ganun naman, diba? Kung ano yung totoo, yun ang i-report mo. Kung talo ka, pag panalo ka, panalo ka. So, ganun, halos parehas eh, parehas yung ano, yung mga Facebook pages na sumusuporta sa 8 Showtime at Facebook pages na sumusuporta sa 8 Bulaga. So, may healthy competition, mga kababayan. Na maganda naman sa mga noontime shows kasi ganito lang naman yan eh, natalo ka ngayong araw. Anong gagawin mo? Sisiraan mo yung isang ano, isang show. Hindi ganoon. Hindi dapat ganoon ang ginagawa. Kasi iba ganoon ginagawa eh. Para lang umangat, tatapak sila ng ibang mga tao ng show para umangat sila. Hindi ganoon. Ang gawin mo para manda yung iyong show at panoorin ka ng mga tao, tingnan mo yung ano ba yung kulang? 'Di ba? Kaya nga meron kayong creative team eh. Ano ba yung kulang? At ano ba yung meron ngayon sa Showtime? Bakit sila tumataas yung kanilang ratings? Ayun, dapat tinitingnan ng creative team. Hindi yung sisiraan mo yung isa. Sisiraan mo yung Showtime. Wala yan, ganyan yan. Si Vice Ganda, bastos yan. Wala yan. Pang comedy bar lang yan, si Vice Ganda. Ganun yung gagawin ng iba. Pero kung ikaw ay matino at gusto mo talaga ng healthy competition at gusto mo talagang mag-develop yung inyong creativity. Ngayon, gagawa ka ng paraan para maungusan yung It's Showtime. Kaya mga kababayan, comment nyo nga po yung sa tingin yung dahilan bakit umaangat yung It's Showtime. Bakit napapadalas ang nangunguna sila, nalalampasan nila itong Itbulaga ng TBJ. Comment nyo nga mga kababayan, okay lang yan. Sinaintindihan naman natin yan, hindi naman laging Pasko eh. Di ba? Hindi naman lagi nga Pasko. So may mga pagkakataon na teka. Maganda yung ano nila, maganda yung programa nila ngayon kasi meron silang panghatak na segment. Ngayon dapat itong creative team ng Itbulaga gagawa rin ng ganun. Ano kinakailangan? Mag-meeting tayo, magkaisa tayo. Ano ba maganda para matapatan natin itong segment nung isa na nagiging dahilan para mag-top sila sa ratings. Ganun. Dapat ganun. Hindi yung maninira. Maninira. Katulad ng mga ginagawa ni Buknoy, nag-iimbento. Kasi may mga saltik niyan kung ano-ano pinagsasabi. Di ba? Dapat ganun. Dapat healthy ang competition. Alright, pakicomment nyo nga po kung ano yung sa tingin nyo. Kasi ako pansin ko lang, mga kababayan. Meron kasi silang segment na parang nagiging trending ngayon sa millennial, sa mga kababayan natin. Na nagiging dahilan para mas panoorin sila ng tao kaysa sa Itbulaga. Real talk lang mga kababayan, real talk lang. At tayo naman mga Dabar Cads, syempre, meron po kayong karapatang mag-suggest. Meron pong live ang Itbulaga palagi, pwede po kayong mag-comment doon. Ano ba dapat nilang gawin para mas ma-improve at mas dumami ang engagement dito sa Itbulaga. At isa pa nakita kong dahilan, ito kasi ng mga Dabar Cads, mapagmahal yan eh. Kaya siguro nung February 14, araw ng mga puso, wala sila sa bahay. Baka nandun sila sa bahay na walang kusina. Baka iba electric pan lang, iba aircon lang, walang TV. Ay, hindi nakapanood ng ng Itbulaga. Well, yan na ay isang araw lang naman. At alam ko hindi naman na basta-basta lang i-take for granted ito ng Itbulaga, ng creative team ng Itbulaga. At alam nila gagawin nila. Kasi hindi sila abot ng 44 years kung hindi nila alam yung gagawin nila.
Di ba? So alam nila yan, kabisado nila yan. Kaya abangan ninyo, susunod na mga araw, number one uli, ang It Bulaga ng TBJ. Alright, so sa ating pagtatapos, muli congratulations sa Showtime. It Bulaga, ayakang-yaka yan. Tahan ang pinakamasaya. Wala, wala akong masabi. Pagpatuloy nyo lang yan. Pagpatuloy nyo lang yung ginagawa ninyo. Hintayin nyo na lang ang December. Malapit na yun, ilang buwan na lang December na. Di ba? Huwag nyo na pilitin kung di kaya. Mahirap, mahirap. Alright, so yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. It's sa iba pang update. Singat po tayong lahat. God bless.